Magandang araw mga ka-BM, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga hindi makakalimutang buzzer beater shot sa PBA. Pero bago natin pag-usapan to mga ka-BM, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button para updated ka sa mundo ng basketball, hindi katulad ng tropa mo. Pasok sa ating listahan ng buzzer beater shot ni Chris Newsom kontra sa Barangay Ginebra sa pagtatapos ng second quarter ng laban nila. Susunod sa ating listahan si Von Pesomal na naipasok ang tira sa pagtatapos ng third quarter. Si Von Pesomal ay sumusunod sa yapak ni Marcio Lasseter bilang deadly shooter sa San Miguel Birmen sa ngayon. Pasok sa ating listahan si Mark Kagiwa, bagamat wala na sa kanyang prime ay pinapakita pa rin ito na kaya niya pa ring umiscore kapag ginusto nito. Patunay lang ang buzzer beater shot na ito sa laban nila kontra sa Magnolia Hotshot. Pasok din sa ating listahan si Chris Ross ng San Miguel Birmen na habang tumatagal sa kanyang karir sa PBA ay mas nade-develop bilang isang deadly shooter, bagay na wala sa kanya noong baguhan pa siya sa liga. Sa ngayon si Chris Ross ay kilala bilang isa sa pinakamagaling dobepensa sa PBA. Ito naman ang hindi makakalimutang game-winning shot ni Vic Manuel kontra sa malakas at dominanting San Miguel Birmen. Sa laban nga na ito ay paubos na ang oras at tabla pa ang laban, pero nagawa pa ring manalo ng Alaska sa tulong ni Vic Manuel. Hindi rin makakalimutan ang 3-point shot buzzer beater ni Matthew Wright kontra sa Blackwater Elite na nagpanalo sa kanila. Hindi mapagkakaila na isa talaga si Wright sa deadly shooter sa PBA ngayon. At ang nanguna sa listahan ay ang game-winning buzzer beater shot ni Mark Barroca kontra sa San Miguel Birmen. Small but terrible talaga si Barroca na hindi talaga pwedeng pabayaan kapag clutch shot na ang pinag-uusapan. Sa sequence nga na ito ay makitang na ipanalo ng Magnolia ang laban, patunay lang na kapag pinag-uusapan ang mga magagaling na point guard sa PBA ay kasama ang pangalan ni Mark Barroca. To be just a fake rotation to the part of Chris Ross, obviously.